Thanks for watching my channel, guys. This is Broccoli. Magre-review tayo ng washing machine. This is called Midea 10.5 kilos na fully automatic. So, tignan muna natin yung physical appearance niya. Malaki siya. 10.5. Merong version nito na mas maliit. Parang 8 yata. Tapos meron pang mas maliit, 6. So, as you can see, this is all digital. Yan, umiilaw-ilaw na lang siya. Yung mga pindutan niya, yung soft button. So, wala na siyang mga pinipihit, no? It has a nice cover na glass. So, makikita mo yung nangyayari sa loob. So, buksan natin to. Ang maganda dito sa cover, kahit maibagsak mo, dahan-dahan pa rin siyang bababa. So, para siyang may hydraulics. So, dito lagayan ng sabon, saka downy. Meron lang siyang dalawang ganito. Para saan ba to? This is the filter. So, nagamit ko siya twice na. Yan, lilinisin nyo lang to. Mga once a week siguro. So, ibabalik mo lang siyang ganyan. Filter lang yan. Dalawa yan. Meron pang isa dito. Yan. So, silipin lang natin yung gilid. So, ito yung normal na drain hose. Medyo mahaba siya. Saksakan. 220. Silipin natin yung likod. Yan. So, dito lang yung water hose. Yan. Huwag daw lagyan ng hot water. So, pinipiit lang siyang ganyan. Ganyan. Ang original niya yung white. Ito kasi, itong gray na to, binili ko lang to sa Ace Hardware. Kasi kailangan kong magdugtong dahil medyo malayo yung faucet. So, kailangan kong magdugtong. So, sa washing machine na to, guys, ang mahalaga, masetup nyo muna yung hose. So, bumili ako ng ganito, 100 pesos na pangdugtong. Tapos, ito yung original na kasama niyang hose. Mga 1.5 meters. So, yung kasama niyang hose, ito yung dulo, no? So, ang maganda, ito lang yung gamitin nyo. Kasi, hinihila lang to na ganyan. Para isalpak dun sa hose. Etong kasama niyang ganito, huwag nyo nang gamitin. Kasi, mahirap. Mayroon pa kayong i-screw. Ang the best way, ganito. Tapos, ang dulo ng hose nyo, dapat ganito. So, itry natin ngayon sa mismong faucet. So, ang gawin nyo, bilan nyo lang siya ng ganitong adapter para ang dulo niya yung manipis na to. Hihilahin nyo lang tong dulo at isasalpak nyo siya. Yun. Okay na yan. Selyado na yan. Hindi na yan tatagas. So, yun ang mahalaga sa kanya. Yung water system. Pag hindi nyo yan na-setup, hindi nyo magagamit yung washing machine. So, ang maganda, bilhan nyo ng mga kailangan ninyo. Ganun lang kadali. So, kung malayo yung faucet, bilhan nyo ng extender para humaba siya. Okay, so isaksak lang natin siya, no? Try natin maglaba. This is the step-by-step na gagawin para makapaglaba tayo. So, first of all, dapat naka-open na yung hose. Don't worry, hindi siya maglalagay ng tubig hanggat hindi naka-on yung power. So, on natin. So, makikita nyo, meron lang dalawang linya dyan. Ibig sabihin, wala ka pang pinipili na program. Ang mga program natin, ito. Kung wala ka naman kayong hilig, mag-modify, pipindutin lang natin yung start. Yan. Nagfe-flex lang siya. Okay lang yan. Kumbaga, nagwa-warm up. Yan. Tapos automatic na siya. Maglalagay ng tubig mag-isa. Habang naglalagay siya ng tubig, let's put some clothes. Okay, decolor. So, marami tayong... Ito kasi yung mas marami kesa dun sa puti, no? So, maglagay tayong decolor. Now, automatically, ang ginagawa ng washing machine, nade-detect niya kung gaano kabigat yung labahin mo. Yan lang ang medyo bad trip. Kung mahina yung tubig nyo, gaya sa amin, matagal-tagal magpuno ng tubig. Siyempre, maganda, yung hose nyo naka-ready na. In my case, ilalagay ko siya sa CR. Kasi indoor tong ginawa kong washing machine. Hindi siya nasa labas, hindi siya naarawan. Indoor siya. Okay lang yun. Okay, habang nagpupuno siya ng tubig, you can either lagyan na ng sabon dito, or minsan tinatamad ako kasi sabi ko, ganun din naman. Dinidiretso ko na dito yung sabon sa damit. For the sake of formality, dito ko lalagay.
tansyahan na lang yung dami ng sabon, no? Ayan, napunta pa dun sa ibabaw. Kaya ayokong maglagay dun eh. Dito ko na lang nilalagay diretso na sa damit. Kasi ganun din naman eh. Lalagyan din naman ng tubig yun na mahuhulog lang sa baba. Pero it's up to you, no? Ang maganda dito, kahit maiwan mong naglalagay ng tubig, pagka na-reach na yung level niya, automatic titigil na yung tubig. Unlike pag hindi nakalagay sa likod, may chance na maiwan mo at mag-overflow. Okay, pasadahan natin tong menu, no? Spin. Kung gusto nyo spin lang, pwede. Kung gusto nyo rinse lang, pwede. Kung gusto nyo wash, pwede. So, pindut-pindutin nyo lang yan. Pipili siya ng option dyan. Kung ilang minutes, kung ilang beses magbabanlaw, tong water cycle na to, banlaw. At kung ilang minutes mag-spin. At kung, to, kung anong klaseng damit ang lalaban nyo. By default, normal, tapos 3 minutes yung spin, yung rinse 2 times, yung wash, alam ko 9 minutes lang din yan. So, just to be clear, this is fully automatic. Ibig sabihin, pag nalagay mo na yung damit and inon mo, pwede mo nang isara at pwede mo nang iwan. Yun lang yon. And then, after mga 40 minutes, tapos na siya, magde-drain na siya mag-isa, magbabanlaw na siya mag-isa, magre-refill na siya mag-isa. After noon, ida-dryer na niya. Just to be clear guys, this is just a dryer. Wala siyang yung heater. Ang pagtuyo niya, parang normal na washing machine, hanggang 80% lang din ang pagtutuyo niya. So, isasampay mo pa rin. This is not one of those na may heater na pag kinuha mo, tapos na. Okay guys, so makikita nyo, kahit hindi pa puno ng tubig, umiikot-ikot na siya pa konti-konti. So, ibig sabihin, inaayos niya lang yung damit sa loob. Pa konti-konti lang yan. Hindi pa siya fully umiikot. Mahal yung fully automatic na may heater eh. Nasa 40,000 yata. So, magkano nga ba to guys? This is 17,000 lang. Nakahingi tayo ng discount. So, malaki na siya. 10.5 tapos 17,000 lang. So, ang maganda dito, pwede mo na siyang iwanan. Pag ganyan na siya, nalagyan mo na ng sabon, na i-press mo na yung start, pwede ka nang umalis. After 40 minutes, balikan mo, tuyo na, naka-dryer na. Isasampay mo na lang. Balikan na lang natin siya maya-maya pag may nakita tayong ginagawa niya. I had to restart pala, guys. Pinower off ko, power on, tapos start. Tapos nag-adjust yung ano niya, water level. Doon lang pala, that's the only time pala na ma-detect niya yung dami ng labahin mo. Maganda pala, dapat ilagay mo muna yung mga damit bago mo pindutin yung start. Ayan na. Ito na yung normal na ikot niya. Nung na-detect niya na sapat na yung tubig, nag-normal na yung ikot niya. So, tingnan natin yung settings. So, yung water supply niya, pag flashing, nandun sa kanan ang ibig sabihin. So, number 8. Yung wash time niya, 12 minutes. Yung rinse, 2 times. Yung spin, 7 minutes. And then by default, normal. Yan yung default program, no? Unless i-modify nyo kung anong gusto nyo. Pero by default, yan yung settings. So, ano tong 48 na to? Yung 48 na yan, 48 minutes, balikan mo siya. Tapos na yung labahin mo, isasampay mo na lang. Ayan, tumigil na siya. So, automatic, hindi ko siya inawakan, no? Automatic, nagde-drain na siya. After mag-drain, nagkukusa na rin siyang mag-dryer. Buksan ko kung mag-e-error. Pag binubuksan kasi yung takip, nag-e-error eh. Ayun, nag-e-error. E3. So, dapat hindi binubuksan. So, kusa na siya nagre-refill ng tubig. This time, pwede niya nang buksan yung cover. So, pagka pala nagda-drying, hindi pwedeng buksan, mag-air. Okay, nagbabalik po tayo sa Broccoli TV. Galing tayo sa labas. Tapos na yung nilalaban natin. So, buksan na natin. Taraan! Ganyan na yung tsura niya. Na-dryer na. So, isasampay na lang. Ganyan lang kadali. Iwan nyo lang siya. Pagbalik nyo, tuyo na. 80% tuyo. So, hindi siya tuyong-tuyo.
sasampay niya pa rin siya. Ayun lang guys, thanks for watching. Have a good day and God bless.